Ang pag-uusapan po natin ngayon ay about po sa sakit na parvovirus, isang sakit na pwedeng ikamatay ng inyong alagang aso. So kaya po pakinggan niyo yung aking mga tuturo na home remedies para kung mayroon kayong alagang aso na may sakit o wala pa sakit na dumating sa punto na magkakasakit, makasurvive ang inyong alagang aso sa ituturo kong home remedies. As may ORS, sigurado po talaga na yung parvovirus, bababa po yung kanyang lakas at mangingibabaw po yung lakas ng katawan ng inyong alagang aso, yung kanyang resistensya. What's up mga kapapi? Kumusta kayong lahat? Kasama ko si Chanel. At ayan si Chanel, mahaba na yung kanyang balahibo. So medyo busy tayo sa trabaho kaya hindi natin na siya napag-grooming ng nakaraang linggo. Ang ginawa natin, ginupitan natin sa kanyang pilik mata para hindi masundot yung kanyang mata. Pag mahaba ang kanilang balahibo, hindi na sila makakita. Tabunan. Kaya ginupitan natin dito sa ibabaw at ilalim ng kanyang mata. So ayan, medyo nakikita na niya yung unahan. Ang pag-uusapan po natin ngayon na about po sa sakit na parvovirus, isang sakit na pwedeng ikamatay ng inyong alagang aso. So ang parvovirus po ay ito ang epekto pag nakita niyo po ang inyong alagang aso na ano, na sa umaga po o kaya sa pagising niyo na bigla na lang silang tumamlay. Tapos ayaw nilang kumain. Tapos nagsusuka sila. At lagi silang nakalugmok, kumbaga tatawagin mo, nakatingin lang sa iyo tapos papakainin mo. Lalapit sila pero hindi sila kumakain. At ang isa sa pinakadelikado pa na tiyak na may parvovirus ay kung tumatae sila ng dugo. Kung sabay-sabay po sila na ganun ang nararamdaman, nanghihina, hindi kumakain, tapos tumatae ng dugo, posibleng may parvovirus po nakapasok sa inyong alagang aso. Ito pong ituturo kong home remedies ay subok na po at nakapagligtas po sa aming mga alagang aso. Meron po kaming siyam na aso at nakaranas ang ibang mga aso namin ng ganitong sakit at ngayon ay healthy sila. Tulad ni Chanel, nagka-parvovirus siya at ito, 2 years na siya mahigit. Malambing, saka ano siya, kumbaga malusog. So yung home remedies po na ituturo ko ngayon ay dalawang klase lang po. At ang home remedies po na ituturo ko sa inyo ay magagamit ninyo sa inyong mga alagang aso. Lalo na kung kayo malayo sa ano, mga veterinary o wala kayong contact sa mga bit, sa mga gamot ng aso. Sa totoo lang po, ang parvovirus po talaga, sa katotohanan po, wala pong gamot sa parvovirus. Pero may solusyon po para gumaling ang inyong alagang aso. Hindi pa po sila nakapag-discover ng gamot para sa parvovirus. Yung mga ginagamit lang sa veterinary, ay ito po ay hindi gamot na makapagpuksa po sa sakit na parvovirus. Kundi ito po ay isa lamang na ano, sangkap para po mapagaling ang inyong alagang aso para lumakas ang kanilang katawan. Ang parvovirus po ay isang traidor na sakit at ito po ay walang gamot. So, ito pong tuturo ko sa inyo, isang solusyon upang ang sakit na parvovirus ay hindi na siya lumala. Kumbaga, ang sakit na parvovirus ay wala siyang gamot. So, kung ang parvovirus ay ano, nasa katawan na ng alagang yung aso, so kumpara natin sa ganyan siya kataas, matatalo ang immune system ng inyong alagang aso at kakalat yung sakit na parvovirus. Pero ang home remedies po na ituturo ko sa inyo, ang siyang makapagpuksa po sa ano, sa parvovirus, papalakasin natin yung immune system para tumaas siya, para yung parvovirus ay maglaho. Papalakasin po natin yung immune system ng ating alagang aso, yung katawan ng ating alagang aso, papalakasin natin para yung parvovirus ay manghina at mawala. So kung hindi natin na bibigyan ng home remedies ang ating alagang aso, ang kanyang immune system ay bumababa, kaya nagsusuka siya, tapos nagtungatay ng dugo, nanghihina, bumababa po ang immune system niya at posible pong mamatay ang ating alagang aso. So ang kinakailangan natin gawin, pataasin po natin ang immune system ng ating alagang aso sa pamagitan po ng home remedies na ibibigay ko sa inyo. Unang-una po natin gagawin, ang kinakailangan po natin ng oral rehydration. So ano po yung oral rehydration? Ito po yung i-rehydrate natin yung katawan ng ating alagang aso. Kumbaga, pag hindi sila umiinom, hindi sila kumakain, so nawawalan po silang lakas at nade-dehydrate sila. At isa po sa pag nade-dehydrate ang ating alagang aso, dadami po yung komplikasyon. At yan po babagsak po yung katawan nila. Lalo higit pag yung nagda-diarrhea, tayo nga po mga tao, pag nag-diarrhea tayo, di ba, hinang-hina tayo. At hindi tayo makakain, tas masama ang ating pakiramdam. So, unang-una po, kailangan natin ng, ano, ng oral rehydration. So, bumili po kayo ng, ano po, ng oral rehydration salt. Pwede po ito sa aso. Ito po yung mabibili sa butika, kahit walang resita. Oral rehydration. Yan. ORS. So, hydrate po siya. So, makakabili kayo sa butika nito. Pero,
Ang suggested ko rito, pag nakabili na kayo, hindi lang basta nyo ilalagay ito sa tubig, pwede namang basta nyo ilagay sa tubig to painumin nyo. Kung ayaw uminom, i-force ano nyo, force na painumin. Kuha kayo ng syringe, ilagay nyo ito sa painuman nila, sa mga isang basong tubig. So, ubusin nyo yung isang sachet. So, pagkalagay nyo doon, tunawin nyo, tapos tawagan yung alaga aso. Pag ayaw uminom nila, gumamit kayo ng syringe at force ninyong painumin. So, hawakan ninyo kanilang pisngi, tapos kumuha kayo mga dahan-dahan lang ang painom. So, siguro mga 3 kutsara kung ano, para hindi mabigla. So, pero suggest ko nito, para mabilis na gumaling ang inyong alagang aso, para mas mabilis yung epekto, gumamit po kayo ng oral rehydration. So, hahaluan nyo po siya ng luyang dilaw o luya. So, bali yung luya, mga 1 kutsara, inyong yayadya rin o pigain. Pag wala kayong pangyadyad, dudurugin nyo, tapos kakatasin nyo. Tapos banlian nyo ng tubig, lagyan nyo ng mainit na tubig. Tapos yung laman nyo, tanggalin nyo. Tapos ibukod nyo lang yung kanyang katas. Isama nyo sa 1 basong tubig na may halo nito. Tapos samahan nyo din ng probiotics. So, yung probiotics po, makakabili din kayo sa mga butika kahit wala pong resita. Probiotics po, isa po siya sa napakaganda sa ating alagang aso. Kumbaga yung mga good bacteria na nasa loob ng alaga nating aso, lalakas sila at lalabanan nila yung mga bad bacteria. So, napakaganda po yung probiotics na ihahalo po sa ORS, sa luyang dilaw. Pag pinagsama-sama sila, yung luyang dilaw, mayroon po siyang kapasidad na pagtatae sa pagsusuka para hindi na po siya magsuka. At yung din pong probiotics, pinapaganda po niya yung loob-looban ng mga tiyan ng ating alagang aso. Kumbaga yung mga good bacteria, lalabanan niya yung mga bad bacteria. So, pagsamasamahin niyo po yun. Oral rehydration, so luyang dilaw, saka probiotics, yan yun po yung bibilhin niyo, hahaluin niyo, tapos papainom niyo sa inyong alagang aso. Yung luyang dilaw nga po pala, isa po siyang anti-vomiting. Kumbaga, pag may luya kayo, so may iwasan po yung pagsusuka. Kasi kung suka na suka yung inyong alagang aso, manghihina siya. Kung may luyang dilaw, tapos may probiotics na lumalaban para sa pagtatae ng inyong alagang aso, so, tapos may ORS, sigurado po talaga na yung parvovirus, bababa po yung kanyang lakas at mangingibabaw po yung lakas ng katawan ng inyong alagang aso, yung kanyang resistensya. Ang sunod po natin gagawin kapag napainom na natin ng luyang dilaw, tapos ng oral rehydration, saka na probiotics, obserbahan nyo po yung inyong alagang aso. Pag po hindi na siya nagsusuka, o kung nagsuka man siya, sinuka niya yung gamot na pinaano natin, yung home remedies na pinainom natin, pahingahin nyo po yung kanilang katawan ng 2 to 4 hours. So, wag nyo muna bigyan. At pagkalipas ng mga 3 oras o 4 na oras, painumin nyo po uli. So, wag po kayo magsawa na painumin sa pilitan. So, pakunti-kunti lang po kasi pag napasobra, isusuka niya po yan. Kumbaga mga 2 o 3 kutsara lang every 3 hours hanggang sa makarecover siya. Pag nakita po natin na maganda yung epekto ng home remedies na pininom natin, so obserbahan natin sila mga 1 to 4 hours at pwede natin pakainin na sila ng soup na pagkain, yung mga malalambot na pagkain. So, ang hilig po namin kapag nagkakasakit yung aming alagang aso, pag yung unti-unti na silang gumagaling, sinusubuan po namin sila. So, ba yung pagkain na piniprepare namin? Ang piniprepare po namin ay yung kalabasa. Maglaga po kayo ng kalabasa, tapos haluan nyo po ng dahon ng malunggay, yung malambot. Tapos pakuluan nyo, sama nyo. Tapos po yung kalabasa, durugin nyo po siya. Tanggalan nyo siya ng balat. Dudurugin nyo siya. Tapos dahukan nyo po siya ng pwede nyo lagyan siya ng konting tubig o wag muna nyo lagyan ng kaunting gatas kasi susuka niya. Naobserbahan namin pag may gatas, sinusuka. So, kahit kalabasa lang muna, pwede nyo haluan ng atay. Yan, dinurog na atay. Kahit 1 pirasong atay. Yung kalabasa, samahan nyo ng malunggay. Tapos, kung mayroon kayong atay o kaya sabaon ng manok na walang asin, so samahan nyo para mabilis na lumakas. Tapos, pilitin nyo na kumain sila. Pwede nyo force feeding o kaya kung kumakain na sila, napakaganda. Kung ayaw naman kumain, subuan nyo sila. Mga 1 kutsara lang. Hindi rito yung bibiglain nating marami. Pwede rin yung kung meron kayo na Cerelac, pwede rin siya. At lugaw, alternative din yan. Basta malalambot, wag yung matigas na pagkain, wag solid food. Bakit po malalambot? Sapagkat ang nagkaroon ng parvovirus na aso, kaya sila dumudugo yung kanilang pagdumi,
sugat po yung kanilang ano, yung kanilang mga bituka, kumbaga mga gasgas yan. Kumbaga yung mga bacteria ng parvovirus, sinisira niya yung mga intestinal organ ng inyong alagang aso hanggang sa manghina. Tapos yung lalamunan nila dahil sa pagsusuka, gasgas na yan. Kaya ang bibigay natin sa kanila yung mga malalambot, kinakailangan yan, yan lugaw, cerilac, kalabasan na nilaga na may malunggay. Napakalaking tulong po yung may malunggay. So, huwag kayong manghinayang sa malunggay, 10 piso lang, napakayaman po niya sa ano, sa bitamina yung malunggay. So, yung may mga sakit nga na tao, pag nakatikim ng malunggay na sinabawan, lumalakas sila. Isa po siya sa ano, sa miracle na pagkain na kahit sa mga buntis, nagbibigay siya ng gatas sa may mga buntis at lumalakas po yung kanilang katawan. So, yun po yung ma-i-advise ko sa inyo. Kung ang inyong alagang aso ay may parvovirus, wala pong gamot sa parvovirus, kinakailangan nating palakasin yung immune system ng ating alagang aso para yung parvovirus hindi siya tumaas ng tumaas hanggang sa sakupin yung ating alagang aso hanggang sa mamatay. Kailangan pong labanan siya ng immune system ng ating alagang aso, yung natural healing. Kapag yung natural healing nila, kinakailang palakasin yung kanilang katawan, resistensya, sa pamagitan ng home remedies na itinuro ko sa inyo, yung oral rehydration. Yun po yung ano, ORS, tapos samahan nyo ng luya, tapos po yung probiotics. Napakamura po niyan para maisalba yung inyong alagang aso, yung buhay. So, kung malayo naman po kayo sa veterinary, yan po yung advice na patok sa inyo kung wala kayong contact sa mga veterinary. Pero kung malapit naman kayo sa mga vet at may pera kayo, pwede po kayong magsadya sa mga veterinary at matutulungan kayo ng lumbos. Pero hindi 100% na makasurvive ang inyong alagang aso pag nasa veterinary sapagkat ano sila, kumbaga wala talagang gamot sa parvovirus. At isa pa, posibleng mahahawa pa rin sila doon at mayroong mga veterinary na ano, kumbaga hindi naman nila lahat. So halos lahat naman ng veterinary ang pagmahal sa aso. Pero mayroong veterinary na napapabayaan doon sa dami ng inaasikaso nila, sa dami ng kanilang ginagamot. So, much better na ano, kayo nakakaalam ng inyong sitwasyon ng inyong alagang aso at kayo magdedesisyon kung dadalhin nyo sa vet o hihingin nyo ang kanilang advice, resita. Kung busy sila, magpa-resita na lang kayo. O kung ano naman, kung kilala nyo yung veterinary na yon at may tiwala kayo at talagang sobra-sobra silang magaling, ipa-ubaya natin sa kanila. Pero kung nasa mga province kayo o malalayo sa mga contact sa mga veterinary, sa mga gamutan ng aso, yung pong home remedy sa tinuro ko sa inyo, isa po yan sa kinakailangan yung gawin para po sa alagang aso natin. So, by the way, yun lang po ang advice ko sa inyo at maraming salamat po. God bless po. Yeah. Bye-bye.